Mabuhay mga kaganda! At eto na naman po ulit tayo mga kaganda. Gagawa po tayo ng pampaganda, of course. Ayan. Dahil po pandemya po ngayon at nasa loob lang tayo ng bahay, may oras po tayo na magpaganda. Yun nga lang po dahil pandemya, eh medyo kapos tayo sa budget mga kaganda. Ano po ang dapat nating gawin? Ha? At syempre, yung mga mabibilis lang po at pwede nating mabili lang sa tabi-tabi. Katulad po ng gatas. Ayan. Powder po. Ha? So, kahit ano pong brand ang pwede. Yung patok po sa inyo. Ha? At eto po, kalamansi. Okay po. So, ipiprepare po muna natin. Hindi ko mabuksan mga kaganda. Kailangan po natin ng 2 kutsara. Ayan. Depende po sa inyo. Kung lalagyan nyo po yung inyong katawan, so madami na po ang ilagay nyo. Isang buo na po na sachet. Pero kung mukha lang po, katulad ko, mukha lang po muna ang lalagyan natin. So, pwede na po yung 2 kutsara po. Ano, yan. Pasya na po yan sa mukha ko. And then, kalamansi po, mga 3 piraso po. Hindi po kasama yung buto. Extract po natin yung kalamansi juice. Ayan. Next. Ayan, may nasama. Okay. Ayan, pwede na po yan. Set aside po muna natin. At maghuhugas po muna tayo ng mukha. Ito po ang aking facial wash. Okay na? Unas. Patuyuin po natin na maigi. Ayan. At bago po tayo mag-start, syempre maglalagay po muna tayo ng headband dahil yung mga buk-buk po natin, mga bangs, ay nakakasagabal. Ayan. Ang makulit na bangs. So, let's start po. Ayan.
So, daliri na lang po ang gagamitin natin dito, guys, para talagang malagay po natin na maayos itong ating calamansi and milk mask. Okay po. Ano nga po pala ang benefits nito? Yung calamansi po kasi is talagang for whitening ingredient kasi may vitamin C po yung ating calamansi. Yun nga lang po ha, hindi nyo po pwedeng gamitin yung calamansi nang alone. Ibig sabihin ng talagang calamansi lang po nang araw-araw. Kasi po nakaka-dry po ito ng balat yung calamansi. Ano po? So, and then yung ating gatas naman po is pampasmooth po ng balat. Ayan. At saka po ito po yung ano nakakapagpa yung mga wrinkles po. Ayan, pampabata din po 'yan. Nakaka-prevent po ng wrinkles. Okay? Let's start po. Pwede nyo rin po itong ilagay sa inyong buong katawan, guys. Ha? Dahil talagang meron po itong ano, pampaputi. At nakakatanggal po ng mga scars. Yan. Yung mga dark spot din. Katulad po ng siko, di ba? Ng tuhod po natin. Yan. Pwede nyo pong lagyan yan. Leeg. Kung gagawin nyo po yun, para sa buong katawan po, mas maganda pong gawin is yung bago po kayo maligo. Yan. Kasi nga po naman, italagang malagkit naman po ito. Ano? Ayan. Busin na natin to. Ayan po. And then, patutuyin po natin to sa ating mukha na hanggang 10 to 20 minutes. Okay po? So, magkita po ulit tayo mamaya, mga kaganda. I'm back, mga kaganda. Ito na. Tuyong-tuyo na siya, diba? Tignan nyo, oh. Di na dumidikit sa kamay ko. Nga lang, guys, kinakailangan kapag matigas na po itong ano nyo, huwag kayo masyadong nagsasalita ng malaking bibig. Kasi, ayan, may mga fine lines na mangyayari dyan sa inyong mukha, okay? At dahil dyan, tayo ay maghuhugas na ng mukha. Gamit ulit ang aking facial wash. Bata muna natin ng tubig. Okay. And now, sasabunin na natin.
kaganda, yung iba po, pwede namang hindi na siya sabunin. Pwede nyo na po siyang ano na po ng ganun sa mukha nyo na binalawan lang ng tubig na maligamgam. Nga lang po sa akin, kinakailangan ko po siyang sabunin kasi pag natulog po ako ng medyo may amoy-amoy pa siya ng gatas, baka po daw po anong ipis. Yan po. Okay. At pupunasan natin. Ayan. Yan, di ba? Makikita nyo rin po ulit. Talaga malambot po sa mukha. Ang paggamit po nito, pwede pong araw-araw. Kalamansi at saka gatas. Kasi po talagang makakasoften po ng mukha. Plus, magla-lighter po yung inyong mukha. Nakakaputi po talaga. Hindi lang po mukha, pwede rin nyo pong gamitin sa katawan nyo. Yan po. Pwede rin naman pong gatas na ano, yung bang malabnaw. Di po ba? May nabibili naman pong gatas na evaporada. Malabnaw na po siya. Yung ginamit ko po is yung powder. So, para po kasi patuyuin natin sa mukha natin. Okay, guys? Disclaimer lang po ulit ito, guys, ha? Kung kayo po ay may allergy po sa gatas, di ba yung mga lactic, may lactic po kasi yung ating gatas. So, kung may allergy po kayo sa gatas, discontinue nyo po kaagad. Halimbawa po, pagkalagay nyo po after mga few minutes, nangangati po kayo. So, hugasan nyo po agad yun ng maligamgam na tubig. No? At para po sa akin, talagang satisfied naman din po ako sa kinalabasan. And big thumbs up. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, mga kaganda, huwag nyo po kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa akin channel, Ana Luisa Cruz MPIC po. At para ma-notify naman po kayo sa mga susunod ko pa po mga video, mga kaganda, palimbangin nyo na rin po ang notification bell. Thank you, guys! Bye!